like a bell cut. Morning, guys. Maaraw na sa labas. Pagkagigising ko lang, nilagyan ko na ng ganito yung head ko, yung hair ko. Kasi nagbonggang loose na siya. Malaglag na siya ng bongga. So siguro pagkatapos ng second chemo ko, mag-decide ako na evolve siya. Kasi hassle, pag naligo ako, sobrang daming malalaglag na hair. So iinom tayo nito. Itong boots na ito. Iniinom ko siya sa umaga. So, kuha tayo ng mainit na tubig. Kuha tayo ng yung warm water pala. Inumin ko siya kasi uminom na ako ng ganong kadami tubig. Inumin natin siya. Sobrang araw sa labas, guys. So, hindi niyo makikita. Yung mama ko nandoon na sa garden. Yan yung trabaho niya dito. Kasi wala siya magawa. Wala siyang magawa. So, 7 scoop sa 350 ml na water. 1, 2, 3. Yes, wala ayoko. Sobrang creamy siya. Kasi vanilla. Ayan, guys. Ininom ko siya pa. Kasi kailangan ko ng more nutritious. Kailangan ng more nutritious sa katawan. Kasi pa-blood test ako sa Monday. Maaga na naman ang mag-blood test. So, yung water, hindi siya masyadong mainit. Ano lang siya. Ayan. Ang warm-warm. Kaya hindi siya natutunan. Ayan. Update kasi sa lalawas kami ng Manila bukas, tapos sa Monday mag-blood test ako, tapos sa Wednesday is second chemo ko na. So after siguro naman fa haircut na ako kasi yung mama ko nahirapan na sa buko. Siya tagadangpot. Siya yung tagadangpot ng aking hair loss. Pero magmamadash din na kami. Imaginein mo, guys. Naiyak ako ngayong umagang ito. Emotional ako ngayong morning na ito. May sasabihin ako sa inyo. Alam niyo ba? Wala ng baby ako. Diba, mga bata pa tayo. Oh my goodness. Crying lady. Ngayon ko lang ulit. Sorry. Ngayon ko lang ulit nakasama yung nanay.
talaga 12 years old ako. Wala, 12 years old ako. Ano? Ngayon ko lang siya ulit nakasama. At kung kailan may sakit ako. Yan, nandito siya sa tabi ko. So sad. Well, umuwi naman ako sa amin every 2 years. Pero in 2 years, 2 weeks lang ako nandoon. Pero hindi talaga yun sulit. Kasi diba, tatrabaho na naman ako. So ngayon na may sakit ako. In how many years? Ngayon ko lang siya nakasama. So, nagkataon na Mother's Day. Tapos, dito pa yata siya maabutan ng, ano ko. Dito pa siya maabutan ng birthday niya. Magkasunod lang yung birthday namin. June ako siya, 17. Iniyakan na. Ayun lang, naalala ko lang na. Oh my goodness. Hindi ko kasi akalain na magkasakit ako. Walang may gusto na magkasakit ako. Tatanong lang ako. Kung hindi ba ako nagkasakit? Hindi ko ba siya magkasama ng almost 1 month? Yeah. Mag 1 month na kami kasi 1 month na akong naoperahan. Almost 1 month na. Ayan. Yun yung matagal na yun. Matagal yun na pagsasama para sa akin in 1 month. Sobra. Yung nagtatanong ako kung bakit kung hindi ako nagkasakit, hindi kami magkasama sa loob ng isang buwan. Kasi pag na-uwi nga ako, 2 years ako dito sa Maynila. 2 weeks lang ako doon sa probinsya. Yung mga ganun lang yung istorya ng buhay ko dati. Yun. At saka, emotional tong pangalawang chemo. Nakakatakot na. Sobrang daming side effect nun sa pangalawang chemo. Kasi yung unang chemo ko is, ano lang, naduduwal ako. Yung suka ko, kaya kong pigilan na hindi ako magsuka kasi sabi ko, kung magsuka ako, manghina ako. Tapos, yung mama ko matatakot. Kasi, yung mama ko mahina, matakotin. Matakot siya sa isang tao na mahina, ganyan. So, kailangan ko lakasan yung loob ko sa, na ipakita sa kanya na malakas ako. Ganyan. Pero itong pangalawang chemo, hindi ko masabi kung maging malakas ako all the time. Kasi marami siyang side effect. Nandiyan na yung sisig. Basta lahat ng ano ng katawan mo. Ganon. Tapos matamis talaga siya. Tapos yun lang. Share ko lang. Tsaka, kanina pa talaga ako naiiyak ay yung iniisip ko ba lahat. Mother's Day na kasi. Bukas. Mother's Day na bukas. So, ano, tawag nito. Naalala ko lang yung mga panahon.
sa mag-ano na. Inamin ko lang to guys kasi pupunta ako sa mama ko sa garden. Magpa-araw kasi ako. Yan, magpa-araw ako. Minsan tawag lang ako mag-video kasi sobrang nakapokus ako sa ano ginagawa ko. So, minsan ko, ah, sana pala binidyo ko parang ganyan. Pero hindi na lang. Kasi may mga bagay na para na lang sa akin. Hindi naman lahat natin ipakita, di ba? Sa YouTube. Kasi, syempre, bigyan din natin yung sarili natin ng private. Kahit naging public, private. Ayan, di ba? Iyakan ulit kayo. Wala lang, naiyak lang talaga ako. Minsan, di ba, naalala natin ng mga buhay-buhay. Kaya, nahiyali guys. Punta ako sa garden. Ubusin ko to. Tapos punta ako sa garden sa mama ko. Kasi ito ko siya nagpapahangin. Ganyan. Kasi maaraw na. Hindi nyo yan. Maaraw na. Maaraw na siya. So, good luck for me sa sunod na chemo ko. Ay, sa Wednesday. Yan yung chemo ko. Ganyan. Maraming beses na ako kinuna ng dugo. Pero every time na ibabalik sa utak ko na kukunan ako ulit ng dugo. Ninervous pa rin ako. Alam mo yung nasa utak ko. Kukunan ako ng dugo. Sobrang dami na nilang nakuha ang dugo sa akin. Kasi kailangan itest yung dugo ko kung anong gamot talaga na bagay yung tatanggapin ng katawan ko sa chemo. Yan yung rason siguro nila, pero hindi ko kasi sure. Ganyan kasi sabi ko ng yung mama ko bakit laging kinukuna ng dugo. Siguro dahil yun yung request nila, ibig sabihin kailangan yun. Yan yung sinasabi ko sa kanya kasi di ba maputla akong tao. Ganyan. Tapos yung mama ko, maputla ka na. Tapos kukunan ka nila ng dugo. Anong sinasabi niya ganyan. So sa Monday, blood test ulit. Tapos Wednesday, next chemo. Bali, bago ako i-chemo, dalawang blood test na gaganap. Yan. Tapos nung unang blood test ko, ang result is okay naman. Yan yung sabi ng doktor ko. Okay naman daw yung result. Ganon. Tapos itong pangalawa, I hope na maging okay ulit siya kasi para gusto ko makontinue yung chemo ko kasi ayoko nang tumagal pa. Ganun kasi yung mama ko. Siyempre may kapatid ako sa probinsya na iniisip niya. Kaya kailangan din niyang umuwi para doon. Ayun. Lakas-lakas. Laban. Laban tayo. Wait lang guys kasi iiyak ako eh. Hindi. Ubusin ko ito. Tapos punta ako sa nanay ko kasi mamaya hindi ako pwede magpainit kasi ang init dito sobrang masakit. So ngayon kailangan yung vitamin D ng katawan ko. Kaya see ya! Ma, ang sipag mo naman. Ang sipag. Kapuan sa gawasan na may tao. Dito lang kami sa loob kasi mayroong nag-landscape sa labas. Ang sipag mo naman, Ma. Nanay ko. Punas. Kasi dito lang kami sa loob. Bawal kami maglapit sa tao. Garden man yan, Ma. Garden. Taniman man yan ng halaman. Yung garden na sa loob ng bahay. Yan, yung mga gulay. Pang-chef ba yan, Ma? Pang-restaurant?